Ohayo minasan, wakay mama desu, sa Shiburi. Ang tagal ko rin hindi nakapag-vlog, sobrang na-miss ko mag-vlog. Sobrang na-busy talaga ako kaya hindi na ako nakapag-vlog. Pero syempre gusto ko rin naman mag-update. At ito na nga itsura ng bahay namin, makalat na. Nagliligpit na kasi ako pa konti-konti ng gamit namin dahil malapit na nga kami lumipat. At kasabay nun, sinisingit ko talaga sa oras ko na maturuan itong anak ko. Pinahinto ko na nga muna siya mag-aral dahil gusto ko siyang matutukan, dahil napansin ko sa kanya, hindi siya nakakasabay sa klase. Naisip ko na tutukan ko muna siya at ako na muna magturo sa kanya, bukod kasi sa magkakaintindihan kami at matatranslate ko sa kanya itong mga to, masasabi niya rin sa akin kung saan ba siya nahihirapan. Yung paghinto niya pala sa school is panandalian lamang, papasok din siya next month. Pagpasok nga niya next month, siguro mga 1 month lang kailangan na rin niya magpaalam dahil lilipat namin siya ng bagong eskwelahan. So everyday, ito nga ang ginagawa ko, tinuturuan ko siya at binibigyan ko siya ng test. At inoorasan ko din siya. 2 page ang binigay ko sa kanya, additional sa subtraction, 20 minutes kada page. At habang sinasagutan niya yung pinapasagot ko, wala naman ako sinasayang na oras, kailangan kong kumilos dito sa bahay. Dahil wala naman tutulong sa akin at mag-isa lang ako, si asawa ay busy, pero mag-day off naman yun sa day na maglilipat kami. At ito nga natapos si kuya, so natuwa naman ako dahil medyo napabilis, ito nga pinapacheck na nga niya. Share ko lang dito sa Japan, kapag mag-check ka, kailangan bilog kung tama ang sagot. Medyo nalilito ako actually kasi sa Pilipinas pag binilog mo, it means mali, diba? Pero dito kasi kapag bilog, tadashi ang tawag yan. Pag maro, tadashi. Ito yung problema ko sa anak ko, minsan baliktad yung numero kong magsulat. Kaya ayan, namali tuloy siya. Pag mali, check naman ang nilalagay dito sa Japan. After nga namin sa keisan o bilangan, dito naman kami ngayon sa pagbabasa dito sa kanji. Dito sa Japan, meron silang 3 letra na ginagamit. Hiragana, katakana, at itong kanji na ito nga napakamahirap talaga sa lahat, sa totoo lang. Pero natutuwa naman ako dahil natutuwa ko ang anak ko. Nani kanji, sore? Go happy. Go happy and see harau. Harau じゃない, harau. Harau. Ato minna, kore wa go. Kore wa go, to kore wa happy. So, so. これは500になって、これは円の感じ。そうそう、上手。じゃあこれは読んで。何感じそれ？千円刺す、歯立つ。これは歯なの？も。うん。千円刺すを立つ。これは千の感じと、これまた円。この数はチェックして、これは大きい小さい？大きい。大きい。Sobrang natutuwa ako kasi may mga improvement naman sa anak ko, at syempre nakaka-proud dahil nakikinig siya sa akin at natuturuan ko talaga siya. Actually, mayroon nga kaming game minsan. Kapag nagagalit ako sa kanya, parusa ko sa kanya, pinabibilang ko siya ng ichi hanggang nihaku or 1 to 200. Pero kinakaya niya. At ngayon, mabilis na siyang magbilang. Nakakatuwa talaga sobra. At kapag gusto naman niya manood ng TV, ganito naman ang ginagawa ko. Ano gagawin mo yan? Karate. Pagkatapos?何時間？12時間。じゃあ1分何秒？60秒。1時間は何分？60秒。秒じゃないの？1時間。何分？20分。1時間。おお。ぬかこでまるでテレビかけてもそれ。60分。
じゃあ、さっき言ったじゃん、60分。1時間は60分。1分は何秒？60秒。Don't forget, ah, wasarin ay din eh. Hi. Sobrang natutuwa talaga ako sa panganay ko dahil nag-improve talaga. At ito ngayon, nagluluto ako ng sopas. Naalala ko ng bata ako pag nagluto si mama nito. Napaparami talaga ang kain ko. Ngayon naman, ako naman ang nagluluto para sa mga anak ko. At nauna na nga kaming kumain habang hinihintay si hubby dahil mamaya ay agad kaming lalabas dahil may hinahabol kaming oras kailangan namin pumunta sa bagong lilipatan naming bahay. Fast forward tayo at ito nga nasa labas na kami at pupunta na kami sa bagong bahay. Pagdating nga dito sa bagong bahay, natutunan pa namin na nag-general cleaning pala talaga sila at talagang nililinis nila maigi dito sa loob ng bahay. Hindi na rin kami nagtagal at nagpunta kami dito sa Nitori para kuhanin naman yung in-order naming kurtina. Dito kami nagpagawa ng kurtina para sa aming bagong bahay. At ito nga, dahil busy sila sa baba ng bahay at sa taas pa lang ay natapos, lahat ng kwarto dito sa taas ay naglagay na ako ng mga kurtina para mabawasan naman ang mga gagawin ko kapag maglilipat kami. Well, usapang kurtina, naalala ko tuloy yung lola ko. Sobrang hilig niya sa kurtina, siya na rin mismo talagang gumagawa ng kurtina sa bahay. At nahilig din siya magpapalit-palit talaga ng kurtina. Parehong marunong manahi yung mama ko at ang lola ko. Sayang lang at hindi talaga ako natutong manahi kung nagkataon. At baka ako na lang din talaga ang manahi ng sariling kurtina namin dito sa bahay. Ito palang kurtina na nilalagay ko dito to sa kwarto namin. Yung kurtina ni kuya ay nauna namin natanggap, nauna namin na-receive nung pumunta kami sa Nitori. Nakalimutan namin sa bahay kaya itutuloy namin bukas dahil magpupunta pa kami dito bukas kasi yung kurtina doon sa sala ay hindi pa namin nailalagay. At natapos ko na nga ang paglalagay ng kurtina dito sa kwarto namin. Natuwa naman ako sa kurtina na pili namin mag-asawa. Hanggang dito na lang po at puputulin ko na muna ito. Maraming salamat po. Matayo rashikone guys, shumas!